Sa punto pong ito, makakausap natin live dito sa ating studio ang dalawa sa mga nakatrabaho ni Mang Dolphy sa Home Along the Riles, sina Miss Nova Villa at si Ces Quesada. Magandang gabi po at maraming salamat po sa pagpunta nyo sa aming studio. Magandang gabi, Jessica. Napakaswerte daw ng mga nakatrabaho ni Mang Dolphy kasi they've known him on a personal basis at nakita nyo rin po siguro kung ano yung magic niya. Sa palagay ho ninyo, bakit sa komedya siyang hari? What made him click? What was that special something that he had na wala yung iba? Ma'am Nova. Ngayon ko lang din nga napapanood yung mga ilang film clips na pinapakita, yung mga old movies niya. Iba-iba, ang dami yun eh, no? Tapos sabi ko, ay, parang wala nang ganito ngayon. Parang iba na rin yung style ng comedy natin ngayon at saka style ng pelikula noon tsaka ngayon. That time, actually, ang talagang hari is Pugo. Yan ang mga comedian eh. Medyo deadpan. Oo, diba? Yung hindi tumatawa. Oo, nagpapatawa pero papatawa. Serious. Hindi naman tumatawa. Yeah. Tapos nung mamatay na si Pugo, parang si Tito Dolphs naman yung nagmana. Pero bakit pagiging... ang galing niya? Saan? Kasi I know na some were not scripted. Magaling, tsaka yung timing daw, yung bitaw ng that's inborn eh. Kasi ang comedy, mahirap mag-comedy ng scripted. Kailangan talaga inborn kang comedian. Ganoon. Kasi ang timing, hindi nagagawa. Hindi nai-script yan. Kusang lumalabas yan, ang timing. At doon magaling siya. Yung humor niya, you know. Actually, pagka... Ang hirap po sigurong kunin yung words to match his talent. Ano ho? Pero, Ma'am Ces, pwede ho ba ma'am tawag ko sa inyo? Baka hindi ho tayo nagkakalala. Kasi napapanood kita noon. Kaya, ay, alam niyo naman, pagka napapanood sa TV, medyo larger than life. Kayo po. Katulad mo lahat ng estudyante, okay na okay, tawagin akong ma'am. Well, I think aside from yung kanyang inborn talent, yung impeccable timing na tinatawag natin, I think it's his general love for people ang nakakatulong sa kanyang comedy kasi in touch siya sa humor ng Pinoy. Alam niya kung anong nangyayari sa kalye. Alam niya kung ano ang nakaka-touch sa puso ng mga Pinoy. Kaya very, very effective siya eh. Kaya nga siya siguro ang naging simbolo nga ng sabihin na natin, the Juan de la Cruz, kumbaga. Siya ang nag-symbolize ng common man. Lahat ng characters niya, from John Puruntong to Kevin Cosme, nagsisymbolize lahat sa ang problema ng common tao, anong nagpapaligaya, anong nagpapasaya sa kanya. At siya din ang nagbibigay ng inspirasyon sa lahat, yung manalig sa Diyos, mapagmahal sa pamilya, hindi nawawalan ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Lahat yun na-imbibe niya eh. At nakukuha niya yun sa... You know, he has this genuine love for people. Makwento siya. Lahat yun, ina-absorb niya. Pero sabi ho niya mismo dun sa interview ko sa kanya, seryoso daw siya pag wala sa camera eh. Kasi parang born out of his inferior complex daw nun dahil medyo hikain siya. So pag wala sa camera, seryoso siya. Pag nasa harap na daw ng camera, parang magic. Parang may nangyayari daw ho sa kanya. Yeah. Ano so siya? Off camera ho, paano niyo ho siya nakilala? Paano nakilala? Ano ho yung mga personal na... Yung pagwala ho kayo sa taping, wala sa... Actually, Tito Dolphs, kahit na wala sa camera, nagko-comedy yan. Ah, talaga ho? Oo. Pero mahina lang siya magsalita. Suwabe lang. Suwabe siya. Pero laging may punchline. Ganon. Pag nagkwento yan, hindi katulad na pag nagkwento, you know, maingay. Siya hindi. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Pasunod. Pero may punch. Ganoon. Pagka yung at the back of the camera. Pero pag sarap na ng camera, with action na yon. Pero in spite of that, yung kilala siya bilang komedyante, nakakatawa,
Masarap siyang kakwentuhan kasi marami kang napupulot sa kanya. Hindi lamang sa mga reactions niya sa mga bagay, kundi yung buong buhay niya, pag kinikwento niya, isang malaking pelikula yan. Na may nagsabi nga, siguro kung nabasa ninyo yung libro na sinulat sa buhay niya, talagang yun, makikita mo, parang history na yan ng entertainment sa Philippines from vaudeville to the introduction of from radio to TV to ano. Buhay ni Mandolfi yan. Kaya, pagkausap mo siya, para kang nasa unibersidad, parang masaya mag-aral kasi may nakakatawa at may napupulot ka. Mm-hmm. Yun siya behind the camera. Mm-hmm. Favorite personal or kahit sa TV o TV moment niyo po ni Mang Dolphy, Ma'am Nova? Ako, ang dami. Kanina napakinggan ko yung inyong eulogy. Abay, akala nyo wine yung naibigay nyo sa kanya, patis pala. Totoo yun. Marami kaming ganon. Mm-hmm. At hindi sinasadya. Yung mga nangyayari sa akin na sa aming dalawa o kahit na sino, hindi ko sinasadya. Nagiging comedy. Mm-hmm. Yung mga pangyayari, ganoon. Eh, siya, tawan-tawa siya. Yung para kang tanga, yung sa katangahan ko, ganoon. Tawan-tawa siya talaga. Mm-hmm. Tapos, so, ibig sabihin, yung relationship namin, Tito Dobbs, nung una, medyo parang naiilang ako. Mm-hmm. Because superstar yan, no? Hari, kumbaga. Mm-hmm. Tapos, kumbaga, sino ba ako? Bakit ako ang nandito? Marami namang mga star talaga. Ganoon. Pero ako yung pinili niya. So, choice ngayon, niya daw ho kayo eh. Mm-mm. Sabi niya, gusto ko maging ka-partner sa Home Along Darilia, si Nova Villa. Mm-mm. So ngayon, nung nandoon na, sa taping, manginig-nginig naman ako, you know? Dahil siyempre, Dolphy. Mm-hmm. Kumbaga ganoon. So ngayon, hindi ko maalala. Eh, supposed to be, ano kayo? Love team. Mm-hmm. Di siyempre, mga pungay-pungay mga mata, mga yakap-yakap. Mm-hmm. Paano ko ba ito hahawakan? Mm-hmm. Paano ba ako, ganon, makikipag-romansa dito, nakakatakot. lalo na tahimik. Mm-hmm. Yung pag-ganon-ganon lang, tahimik. Mm-hmm. Kailangan ma-at-home ako dito, hindi ko alam kung paano. At siya rin, parang siya naman yung tipong, ikaw ang mauna. Parang ganon. Mm-hmm. Nay, paano ba ito? Yung ganon. Mm-hmm. So, the first 3 months, sige lang, I do my job, I do my acting, according sa script, yung ganon. May konti lang, mga ilang adlib, hindi sa kanya, sa kanila, sa mga bata. Mm-hmm. Ganon, doon, tumutodo ako. Pero pagdating sa kanya, tatakot ako. Ganon. Pero one time, mm-hmm, meron akong binitiwan na dialogue na inadlib ko. Kasi parang sinasabi ng sarili ko, go, bitawan mo yun. Nakakatawa yun, yung ganoon. Mm-hmm. Kasi pag comedian ka, mafe-feel mo yun inside you na, oo, maganda yun, bitawan mo. At alam mo rin kung hindi mo dapat bitawan. Mm-hmm. Yun ang timing eh. Mm-hmm. So, hindi katulad sa iba, bitaw lang ng bitaw. Mm-hmm. Hindi naman nakakatawa. Kasi nga, hindi mo alam yung timing. Kumisan, ayokong bitawan, hawak ko lang. Meron ganon. Mm-hmm. Hawak ko lang yon. Yung alas kong yon, yung punch na yon. Hindi ko bibitawan. Kasi, yung ka-eksena ko, hindi marunong sumalo. Mm-hmm. Sayang yung punch. Mm-hmm. Ihintayin ko ang tamang pagkakataon kung kanino ko ibibigay yung punch na yon. Mm-hmm. Ganon ang comedy. Mm-hmm. So, ngayon, yung nararamdaman ko na nagsinasabi ng sarili ko, bitawan mo. Nagbitaw ako ng comedy. Sinalo ni Tito Dobbs. Yung salo niya yon, nagkatawanan, mm-hmm, pati siya natawa. Gumaan yung pakiramdam ko, uminit. Yes! Sa loob-loob ko, no? Yes! Nakakawala na ako. Ganon. So, anytime now, na meron akong pakakawalan, sasaluhin niya, kakagatin niya. Kasi comedian siya eh. Mm. And he knows ang timing eh. Marunong yan eh. Ganon. I'm sure hindi nyo malilimutan yun kasi parang napakalaking accomplishment na yung hari ng komedya na patawa nyo
mismo. Oo, oo. Tapos hanggang bandang huli, sabi ko, paano naman kami magiging close? Mm-hmm. That's supposed to be, ako yung humahabol sa kanya eh. Dahil may kakambal ako doon eh. Uh-huh. Yun ang love of his life. Mm-hmm. Ako naman yung ano, may gusto sa kanya. Eh namatay si kakambal. Ako yung magta-take over. Pero ang puso niya, yata gano'n, ano? Mm-hmm. Nakaisyon. Yung kahambal. Paano kung ngayon siya maaakit? Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Ma'am Ses, kayo po, ano yung favorite Dolphy moment ninyo? Lahat actually, well, considering na I'm such a huge Dolphy fan because ang childhood ko marked yan with Dolphy movies. My father was a big, big fan of Dolphy. So, pag may mga medals kami, ang prize niya usually sa amin, isinisini niya kami yan kay Dolphy. So, talagang fan. So, nung nabigyan ako ng pagkakataon na makatrabaho siya, syempre, I was really, really honored, no? Mm-hmm. Plus the fact na ang kung siya naman, na ilang siya kasi kailangan in love siya sa isang icon, mas lalo ako kasi mm-hmm. kailangan ko siyang apihin at awayin. Laitin. So, paano ba to? Kasi hindi mo pwedeng batukan, hindi mo pwedeng... Ano, yun na naman how it is sa script ng mga ano natin, mm-hmm. no? Mga comedy. So, medyaryo. Medyaryo. Hindi mo pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng ganun yun. Dolphy yan, hindi ba? Uh-huh. At saka syempre, yung tipong paano mo lalaitin na yung without going beyond what is ano. Mm-hmm. So, yung ganung pagtitimpla, parang at first nakaano sa akin yun, pero... You know, he's such a generous actor. He's such a welcoming actor. Na tipong hindi niya pinararamdaman yun na ako si Dolphy, ha? Mm-hmm. Wala siyang ganun eh. Basta bato ka lang. Sasaluhin. Tama yung sinabi ni Noma. Sasaluhin kita yung tipong ganoon. Mm-hmm. Na in the long run, parang nahanap din namin as a group yung chemistry mm-hmm. na umano dun. At home. Na hanggang sa at home na misang isang tingin na nalang alam namin mm-hmm. kung paano sasaluhin ni Tito Dolphy. So, yun, for me, malaki ang na-contribute niyan for me as an artist, no? To be able to overcome that kind of, sabihin natin, lack of confidence. Kasi na-train ka sa isang hari ng komedya, hindi ba? Mm-hmm. So, napakalaking bagay para sa akin. So, if you're going to ask me what is my most memorable, I think the whole experience is the most memorable for me. If you don't mind, pwede ho ba namin kayong hingan ng message for Mang Dolphy? Oh, gosh. Eto na, this is it. Okay. Gusto mo ang me. Tito Dolphs, ano pa ba nga ba ang pwede namin sabihin sa'yo na hindi pa namin nasasabi? Nasa ospital ka pa lang, pinagdadasal kita sa chapel na naibuhos ko na lahat nang gusto ko sabihin sa iyo, a huge part of it is gratitude for being who you are and what you have given me in my life as part of my childhood. You gave me so much laughter, and as part of my adult life, you gave me so much of your humility and your generosity and your wisdom. Thank you very much. And I hope much as malaking kawalang kayo sa amin, sana kung nasan man kayo, sana napaligaya din namin kayo in whatever small way. Godspeed, we're gonna miss you, and I love you so much. Ma'am Nova. Ganun din. Ulitin ko. Katatapos sila, alam ko katatapos silang mag-eulogy dun sa ABS. Pero if kung baka meron ho kayong natirang hindi nyo nasabi doon for Mang Dolphy. Actually, talaga, marami ring dapat na ipagpasalamat kay Tito Dolphs. Unang-una nga, ako yung pinili niya. Thank you, Tito Dolphs. Sapagkat marami sa pamamagitan ng ginawa mong pag-introduce sa akin na ikaw ang maging leading man, makapareha ko din. It's a big privilege sa akin yon, sapagkat he's a very big star. And tangay-tangay din ako sa kanyang popularity, sa kanyang pagiging isang malaking aktor. And aside from that, marami akong natutunan kay Tito Dolphs. Thank you, Tito Dolphs, sa pinagsamahan natin na hindi mo ako binaliwala. Binigyan mo rin ako ng importansya.
inangat mo rin ang pangalan ko, inangat mo ang pagkatao ko din. Parang halos ipantay mo sa sarili mo, sa pagiging king mo. Bagamat, alam ko hindi naman ako ganun, pero the mere fact na ako ginawa mong leading lady mo, parang it's an honor for me na makasama kita at makapareha kita. And also, thank you so much, Tito Dolph, sa concern mo sa aming lahat. Ayan dyan yung dalan mo kami ng ensimada, ng tinapay, pag-taping namin, pagka yung nagki-care ka, pag sino yung may sakit. O tama na yan, wag na patuloyin yan mag-taping. Dali na sa clinic yan, dali na yan sa ospital. Small things, hindi lamang sa mga artista, kundi sa mga kapwa, sa mga sunog baga, sa mga maliliit. Kami, na medyo may kaya-kaya, nakikita namin itong maliliit na bagay na yon. And it's, natututo kami sa ganitong pinapakita virtues ni Tito Dolphs. And yung laughter, na kuminsan dadating ka sa set, may problema sa bahay, may ano, pero pagka nandyan na siya, nag-iiba yung aming pananaw, yung, you know, nagiging masaya kami, kukwentuhan ka, masaya, you forget yung iyong mga problems. Maraming salamat po, Ma'am Nova Villa at Ma'am Ces Quesada.